Philippines, hello Region 1, aloha sa Caribbean learners, airing live from the Mangubimbu capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner, where passion is the key, learning paves the way, with our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDO-SCC learner. Isang mapagpalang araw mga bata. Halina't manood at makinig sa ating aralin sa araw na ito. Ako nga po pala si Teacher Mylene, ang inyong magiging guro sa ESP 6 Quarter 3 Module 6. Ang ating paksang aralin sa araw na ito, mga batas para sa kaligtasan at lumahok sa mga kampanya at programa para sa pagtupad ng batas. Handa na ba kayo mga bata? Tara! Ang ating mga layunin sa araw na ito ay na isasakilos ang pagtupad sa mga batas pambansa at pandaigdigan, pagtupad sa mga batas para sa kaligtasan sa daan, pangkalusugan, pangkapaligiran, pag-abuso sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot, lumahok sa mga kampanya at programa para sa pagtupad ng batas tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo, pananakit sa hayop at iba pa. Tumutulong sa makakayanang paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Ihanda na ang inyong ballpen, ang inyong notebook sa ESP, at ang inyong module, Quarter 3, Module 6. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong kakayahan. Basahin ng mabuti ang bawat pahayag, gumuhit ng bilog, kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtupad o pagsuporta sa batas, pambansa at pandaigdigan, at gumuhit naman ng X kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo kada tanong para kayo ay makasagot. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang tanong, makilahok sa mga tree planting ng paaralan, pamahalaan at pamayanan. Ang tamang sagot ay bilog. Nakuha niyo ba yun mga bata? Magaling! Para sa pangalawang tanong, pagsamasamahin ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Ang tamang sagot ay ekis. Pangatlong tanong, gumamit ng seatbelt kapag sumasakay ng sasakyan. Ang tamang sagot ay bilog. Pang-apat na tanong, manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ang tamang sagot ay ekis. Nakuha niyo ba yun mga bata? Magaling! Ang limang tanong, sumama sa mga kabataang gumagamit ng bawal na gamot kapag may problema.
ay X. Nakuha niyo ba ang lahat ng iyon, mga bata? Magaling! Kung hindi naman, huwag kayong mag-alala, sapagkat ito ay subukin lamang. Ngayon naman, ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Samahan niyo akong magbasa, mga bata, ha? Ang pagkamalikhain ay ang kakayahang bumuo ng mga bagay na hindi pa naiisip ng iba o pagpapaunlad ng mga bagay na naimbento na. Ang pagiging malikhain ang nagbibigay sa atin ng sigla upang bumuo ng isang bagay na mahirap sa simula. Tandaan niyo yung mga bata, huwag kakalimutan. Ngayon naman, ay dumako na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Nakikita niyo ba ang larawan, mga bata? Ano ba ang ginagawa ng mga bata? Tama kayo! Pinagbubukod-bukod ng mga bata ang kanilang mga basura. Ginagawa niyo rin ba ito sa inyong mga kabahayan? Alam kong ginagawa niyo ito, mga bata. Pangalawang larawan. Ano ba ang nakasuot sa bata? Siya ay naka-seatbelt. Bakit ba siya naka-seatbelt? Upang maproteksyonan siya sa anumang pwedeng mangyari kung sakaling magkaroon ng aksidente. Ngayon naman ay magbabasa tayo ng isang kwento. Basahin ang kwento at alamin kung ano ang paksa. Ang pamagat ng kwento ay Pananagutan ni Norman. Isang Huwebes ng hapon, masayang-masaya si Norman nang dumating sa kanilang bahay. Napansin ito ng kanyang ina at nagtanong, "Bakit ka masaya, Norman?" Sinagot naman ni Norman ang kanyang ina nang nakangiti. "Inay, masaya po ako dahil sa mga bagong natutunan ko sa ginaluhan kong konvensyon." "Ganun ba, anak? Tungkol saan ba iyong konvensyon na yon?" "Tungkol po sa mga batas sa ating bansa, Nay. Napakarami mo palang batas sa ating bayan na kailangan natin tupalin dahil ginawa ang mga ito para sa ating kapakanan. Medyo nalulungkot nga lang po ako na marami sa ating mga kababayan ang hindi sumusunod sa batas. Mas pinipili nilang sumuway kaysa sa sumunod. Sang-ayon ako dyan sa itinuro sa inyo. Totoo na maraming tao ang hindi sumusunod sa batas. Ang tingin kong dahilan sa ganong pangyayari ay kawalan ng disiplina sa parte ng ilang tao. Isa pa, hindi naman ginawa ang mga batas upang tayo ay pahirapan. Sa halip, ginawa ang mga mapabatas ang mga ito nang isinasaalang-alang ang pagpapabuti ng ating buhay o pagbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap natin. Halimbawa, ginawa ang batas ng paghuli sa mga hindi tumatawid sa pedestrian lane. Masiguro na ang mga tao ay ligtas na makakatawid ng kalsada sa lahat ng pagkakataon. At hindi na nalambang baka magundol sila ng humaharurot na sasakyan. Opo, inay, sang-ayon ako sa sinabi ninyo. Tulad na rin ng batas tungkol sa pagbabawal sa aming mga kabataan na bumili at gumamit ng kahit ng sigarilyo sa kahit saang lugar. Hindi binuo ang patakarang ito upang pagdamutan ang mga kabataan. Ginawa ang batas na ito dahil natuklasan ng mga dalmahasa ang masamang dulot ng panigarilyo sa katawan natin. Kaya gusto ng mga otoridad na ilayo sa kapahamakan ang mga mamamayan ng bansa kasama kaming kabataan. Meron pa mga nagtanong doon sa konvensyon kung ano ang magiging papel ng mga kabataan tulad ko sa pagtupad ng batas sa ating bansa. Nabanggit doon na kaming mga kabataan ay may pananagutan din sa aming kapwa. Hindi pwede na puro karapatan lang namin ang kailangan namin intindihin sapagkat may kaukulan itong responsibilidad na itinakda naman ng batas. Ang naisip ko nga po ay dapat akong magboluntaryo sa tuwing may pangailangan ang ating lugar na mapaganda ang paligid. Tama ka, anak, at susuportahan kita sa naisip mong gawin. Ang pagiging mapanagutan ng isang tao ay isang katangian hinahangad ko para sa iyo.
Sa palagay ko nga, ay magiging mabuting mamamayan ka ng Pilipinas sa hinaharap. At dahil doon, labis akong natutuwa. Nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon naman, basahin na mabuti at sagutin ang mga tanong. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Para sa unang bilang, tungkol saan ang dinaluhang convention ni Norman? Ang convention na dinaluhan ni Norman ay tungkol sa mga batas ng bansa. Ganyan din ba ang sagot niyo, mga bata? Magaling! Alam kong kayong mga bata ay magagaling. Pangalawang tanong, batay sa kwento, ano ang tungkulin ng bawat mamamayan na dapat gampanan? Tungkulin ng bawat mamamayan ang sumunod sa mga batas ng bansa at ang mga responsibilidad na kaibat nito. Alam mong ganyan din ang inyong sagot, magaling mga bata. Dumako tayo sa pangatlong tanong. Bilang isang mag-aaral sa 6 na baitang, paano ba ipapakita ang pagsunod mo sa batas? Maipapakita ang pagsunod sa batas sa pamamagitan ng pagtupad at pakikilahok sa mga ito. Nakuha niyo ba yun, mga bata? Magaling, binabati ko kayo. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng espesyal na talakayan. Handa na ba kayo, mga bata? Makinig mabuti para alam natin ang ating isasagot sa mga susunod na tanong. Mga halimbawa ng pambansa at pangdaigdigang batas. RA 10054 o Motorcycle Helmet Act of 2009. Ano ba ang layunin ng batas na ito? Layunin ng batas na ito na siguraduhin ang kaligtasan ng mga operator o nagmamaneho ng water siklo at kanilang mga kasama sa lahat ng oras sa pamamagitan ng mandatory enforcement ng paggamit ng standard protective helmet sa pag-motorsiklo. Nakikita niyo ba ang larawan? May suot ba siyang helmet? Tama! Para siya ay protektado. Pangalawang tanong or pangalawang batas ng bansa. RA 8750 o Seatbelt Use Act of 1999. Ang nagmamaneho at ang pasahero sa unahan ng pampubliko o pribadong sasakyan ay obligadong gumamit ng seatbelt habang umaandar ang sasakyan. Ipinagbabawal din ang pagpapaupo sa unahan ng sasakyan ng mga batang 6 na taong gulang pababa. Pangatlong batas ng bansa, RA 8749 of Philippine Clean Air Act of 1999. Itong batas naman na ito ay naglalayong panatiling malinis ang hangin sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pambansang programa at pagtigil sa pollution sa hangin. Ang DENR o Department of Environment and Natural Resources ay inaatasang bumuo ng emission standards para sa mga industriya na naglalabas ng mga pollutant sa hangin. Ipinagbabawal din sa batas na ito ang paninigarilyo sa mga pampublikong gusali, mga pampublikong sasakyan, at iba pang lugar na hindi tinalaga para sa paninigarilyo at pagsunog ng mga biochemical at hazardous waste na maaaring magsanhi ng mga panganib na pollutant. Diba, napakaganda kung ang ating hangin nilalakap ay malinis. Pang-apat, RA bilang 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Isang pambansang batas na may kinalaman sa makakalikasan o environmental at praktikal na pamamahala ng basura. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng paghihiwalay o segregation ng nabubulok o biodegradable
at di nabubulok o non-biodegradable, pag-recycle, pag-reuse ng mga di nabubulok at pag-compost ng mga o paggawa ng abono o fertilizer mula sa mga nabubulok na basura. Andyan yung tinatawag ng reuse, reduce, recycle. Ayan, pinaghihiwalay nila ang kanilang mga basura. Ginagawa nyo rin ba yun mga bata sa inyong mga kabahayan? Magaling! Panglimang batas ng bansa, RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Layunin ng batas sa itong pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan, lalong-lalo na ang mga kabataan, laban sa pinsanang dulot ng ilegal na droga. Mapaparusahan ang mga taong nagbibenta, gumagamit at nagbubuyo ng ibang tao ng ilegal na droga at mga kaunin ito. Tulad nga ng nasa picture, no to drugs. Pang-anim, RA Bilang 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Batas ukol sa pagkontrol sa paggamit ng produktong tabako. Ipinagbabawal ng batas ang panligarilyo sa mga pampublikong lugar gaya ng elevator, airport, terminal, restaurant, ospital at paaralan. Nakasaad din sa batas nito ang pagbabawal sa mga minor de edad o mga individual na edad 18 pababa sa pagbili, pagbenta at paghihit ng sigarilyo at iba pang produktong tabako. Yan, no smoking in public places. Yan, pangpitong batas ng bansa. Batas ng bansa 702 o an act prohibiting the demand of deposits or advance payments for the confinement or treatment of patients in hospitals and medical clinics in certain cases. Mahigpit na pinagbabawal ang hindi pagtanggap o pagtanggi ng mga tagapamahala ng mga hospital at klinika ng paunang lunas sa mga pasyente higit lalo kung ito ay emergency cases, kung hindi sila makapagbibigay ng paunang bayad o deposito. Yan. Alam niyo ba ang logo na yan mga bata? Tama, yan ang logo ng PhilHealth. Miyembro ba ang inyong mga magulang? Okay. Pangwalo, Republic Act 11223 o yung Universal Health Care. Layunin itong gawing miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bawat Pilipino at gawing abot kaya ang tulong medikal lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar. Pangsiyam, Republic Act 11037 o masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act kung saan dapat magkaroon ng feeding program ang bawat pampublikong paaralan para sa mga undernourished na bata sa Pilipinas. Nakikita niyo ba ang larawan mga bata? Kumakain ang bata ng mga masustansyang pagkain. Ang mga batas at patakarang ginawa ng tao ay para din sa ikabubuti ng tao. May mga pagkakataong tila tayo ay natutuksong hindi sumunod sa batas at patakaran. Ngunit dapat alalahanin na ang mga batas ay proteksyon at tungkulin ng mga mamamayan. Mayroong mga pandaigdigang batas na nagsilbing gabay sa mga mababatas ng iba't ibang bansa upang maisakatuparan ang layo ng pangangalaga sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Ang ilan sa mga pinagbatayang pandaigdigang batas para sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Number 1, Kyoto Protocol. Isang kasunduan ng mga nagkakaisang bansa noong 1997 na naglalayon na mabigyan ng limitasyon ang paggamit ng greenhouse gases na nakakasira sa ating ozone layer. Ayan. Ano ba itong mga greenhouse gases na ito? Ito yung mga dahilan ng pagtaas ng temperatura ng ating planeta.
na nakakaapekto sa kalidad ng yamang mapagkukunan. Ang ilang halimbawa ay ang carbon dioxide o ang methane. Pangalawang, ang daigdigang batas, United Nations Convention on the Rights of Child. Isang kasunduan nilagdaan noong 1989 na nagtatagda ng mga karapatan ng mga kabataang nasa 18 na taong gulang pababa. Binibigyan nito ng proteksyon ang mga kabataan laban sa pang-aabuso na makakaapekto sa kanilang pansariling pag-unlad. Sa aklaw ng kasunduan ito, ang mga karapatang sibil, politikal, kultural, ekonomikal, at pangkalusugan na kinakailangang kilalanin ng mga bansa upang mapayabong ang kanilang pag-unlad bilang mga mamamayan. Naintindihan niyo ba yun, mga bata? Ngayon naman, meron tayong mga gagawin. Gumuhit ng masayang mukha kung ang larawan ay nagsasakilos ng pagtupad, paglahok o pagtulong sa mga batas ng bansa at pandaigdig at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa bawat larawan. Ay masayang mukha. Narapat namang na tayo ay tumulong sa paglilinis ng ating kapaligiran. Pangalawang larawan. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Bawal ang pagsusunog ng mga basura. Pangatlong larawan. Malungkot na mukha. Di ba pinagbabawal sa mga menor de edad ang paghihit o pagbibili sa mga sigarilyo? Pang-apat na larawan. Bawal ang pagtatapon sa mga anumang uri ng katubigan. Masayang mukha. Narapat lamang na pagsuotin ng seatbelt ang sino man na nakasakay sa pribado o pampublikong sasakyan. Pang-anim na larawan. Masayang mukha. Dapat tayo ay kumain ng masusustansyang pagkain, lalong-lalo na ang mga kabataang katulad nyo. Marami ba kayong nakuha, mga bata? Magaling! Ngayon naman ay gumunta tayo sa isagawa. Ano ang inyong gagawin? Basahin muli ang mga batas na nasa kahon at isulat ang sagot sa kaukulang hanay. Number 1. Republic Act Number 9003 o Ecological Solid Waste Management. Sa pangalawang hanay, isulat ang mga sinasaad ng batas na ito. Sa pangatlo, paraan ng pakikilahok sa pagtupad ng batas. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo kada numero. Ecological Waste Management of 2000. Okay, tama o praktikal na pamamahala ng basura. Paano may papakita na ikaw ay nakikilahok sa batas na ito? Paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok, pag-recycle, pag-reuse at pag-compost ng mga basura. Ganyan din ba ang sagot niyo, mga bata? Magaling! Dumako naman tayo sa pangalawang batas. Republic Act Number 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Okay, ano ba ang isinasaad ng batas na ito? Ipinagbabawal ng batas na ito ang panliligarilyo sa pampublikong
lugar. Paano mo maipapakita na ikaw ay nakikilahok? Pagbibigay ng impormasyon sa mga nakakatanda ukol sa batas na ito kung may nakitang naninigarilyo sa pampublikong lugar. Ganyan din ba ang sagot niyo, mga bata? Magaling! Pangatlong batas, Republic Act 11037 o masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino. Sinasaad ng batas na ito ang pagkakaroon ng feeding program ang bawat pampublikong paaralan para sa mga undernourished na mga bata. Paano ka naman makikilahok sa pagtupad ng batas na ito? Kakainin ang mga inihain na mga pagkain sa paaralan kung sakaling kasama sa feeding program. Pang-apat na batas, United Nations Conventions on the Rights of the Child. Isinasaad ng batas na ito na binibigyan nito ng proteksyon ang mga kabataan laban sa pang-aabuso na makakaapekto sa kanilang pag-unlad. Paano man naman may ipapakita ang iyong pakikilahok? Ipagbibigay alam sa mga otoridad kung may nakita o nasaksihang pang-aabuso sa mga kabataan. Ganyan din ba ang sabot niyo, mga bata? Magaling! Pumunta naman tayo sa panglimang batas. Kyoto Protocol. Ano ba ang isinasaad ng batas na ito? Naglalayo na mabigyan ng limitasyon ang paggamit ng greenhouse gases na nakakasira sa ozone layer. Hindi pagsusunog ng basura upang maiwasan ang mga greenhouse gases na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating ozone layer. Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Magaling! Dapat tandaan na ang mga batas ay ang mga patakaran na ginawa para sa ikakabuti ng mga mamamayan. Ito ay dapat nating inaalaala sa mga pagkakataong tila tayo ay natutuksong hindi sumunod sa batas at patakaran. Gayun din naman, ang pagsunod sa batas at patakaran ay masasabing daan tungo sa kapayapaan at kaayusan ng mga mamamayan. Dahil nagbibigay ito ng gabay sa mga mamamayan sa kanilang pamumuhay sa bansa. Walang pinipiling edad ang pagsunod sa pambansa at pandaigdigang batas. Mahalaga na lumahok tayo at tumulong sa advokasya at programa na nilalayo ng mga batas para sa ikabubuti ng ating pamumuhay. Tandaan yan, mga bata, huwag itong kalimutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa tayahin. Basahin ng mabuti ang bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sabutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa kada tanong. Para sa unang tanong, kapag ang tao ay hindi kasangkot sa pagbebenta, pangangalakal, pangangasiwa, pamamahagi, paghahatid ng mga pinagkukunan at mga kailangang kemikal o bilang tagatustos ng ilegal na droga, siya ay sumusunod sa anong batas? A. Batas Pambansa bilang 9165. B. Republic Act number 875. C. Republic Act bilang 8749. D. Republic Act 9275. Letter A, o yung tinatawag nating Comprehensive Dangerous Drug Act. Okay, dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Ano ang inaasahang gampanin ng mga mamamayan sa mga bansa? A. Tuparin kapag may nakatingin? B. Tuparin ang makakayanang matupad? C. Tuparin at isagawa para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa.
Di, tuparin paminsan-minsan dahil hindi naman lahat ay maganda. Ang tamang sagot ay letrang C. Kailangan natin tuparin at isagawa ang mga batas na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Para sa pangatlong tanong, alin sa mga sumusunod na gawain ang nagpapakita ng pagtupad sa batas para sa kaligtasan sa daan? A. Pagmamaneho ng walang lisensya. B. Pagmamaneho ng may suot na helmet. C. Pagpapaupo ng sanggol sa unahan ng sasakyan. At letrang D. Pagpapaupo sa sasakyan ng walang helmet. Ang tamang sagot ay letrang D. Okay, dapat po may suot na helmet ang bawat nagmumotor at ang mga kaangkas nito. Okay, number 4. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng pagsunod sa Republic Act number 9211? A. Paggamit ng sigarilyo sa loob ng restaurant. B. Paninigarilyo sa loob ng silid-aralan. C. Pagbebenta ng sigarilyo sa loob at labas ng paaralan. At letrang D. Pagbabawal sa mga minor de edad sa pagbili ng sigarilyo. Ang tamang sagot ay letrang D. Pagbabawal sa mga minor de edad at sa pagbili ng sigarilyo. Para sa panglimang tanong, si Aling Flora ay hinuli ng mga otoridad dahil sa pagsunog ng kanilang mga basurang gawa sa plastik. Anong batas ang kanyang nilabag? A. Universal Health Care Act. B. Philippine Clean Air Act of 1999. Letter C. Tobacco Regulation Act of 2003. At letrang D. Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang tamang sagot ay letrang D. Pagbabawal sa pagsusunog ng mga basura. Nakuha niyo ba lahat mga bata? Magaling! Ah, binabati ko kayo. Ngayon naman, pumunta tayo sa ating karagdagang gawain. Masusing pagmasid sa inyong pamayanan. Magtala sa hanay A ng tatlong sitwasyon kung saan na ipapakita ang pagsunod at pakikilahok sa mga patakaran at batas. Isulat naman sa hanay B kung ano ang pangalan ng batas na ito. May nakalagay ng halimbawa para inyong gayahin. Malinaw ba mga bata? Ito po ang aking mga sanggunian. Ang ASP 6, Module 6, Quarter 3, Module 6, at ang mga online resources na pinupuhanan ng mga larawan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin mga bata. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Ito po muli si Teacher Maylene na nagsasabi o nag-iiwan ng mga katagang mga batas ay sundin at tuparin upang buhay ay hindi malagay sa alanganin. Paalam! Philippines, hello Region 1, aloha San Carlinian learners, airing live from the Mangubu capital of the Philippines, San Carlos City, you're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home of every SEO SEC learner, where passion is the key,
learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SDOSCC learner.